Hello. Huwag kasuga sa buhok ko. Guess who ninyo ako nasaan ho ulit ako? Si Positive Moms. Ganito. Napaka-hard naman ang mukha. Yan. Sige. Guess who ninyo, mga kababayan, mga kalinga, mga ano, mga aking mga friend, kung nasaan po si Positive Moms ngayon. Yan. The last time sa inyo po ako nakita na nag-upo po ako dito ulit. Kung kanino po itong lugar na to is the last time na ako po ay nag-video-video. Kung may makakaalala po sa inyo, kanino po ulit itong bahay. Yan. Bago po ang lahat, mga ka-positive ay, eto pong muli. Nakangiti si Positive. Para na akong lalaki sa aking buka, no? Nagpagunting ho ako ng isang araw. Hello po mga kalingap. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Kay Mamita ko. Kay Sir Buwan TV. At kay Mi Osang. Madam, hello po. Rowena Montano. Sino pa ba? Ang dami ko hong gustong sabihin. Kaya lang hindi ko maisa-isa, ano. Biki Asawaka Channel. Hello din po. Victoria's Choice. Imperial Vlogs. At saka ho, lahat po na nagsusubaybay ho sa akin. Alex D. Greet. Hello po. At Istory Rai, yan. Sis Istory Rai. Kasi wala ho akong kopya dito. Kaya minsan napuporget na sa dami ho ng mga pinupunta-puntahan. Patma Mix Vlog, hello din po. At sa buo pong founder ho na bumubuo ng kalinga. Si unang-unahin na ho natin eh si Sir mga ano yan, mga kalinga. Nawawala ko sa sarili ko. Ano? Si Kuya Bal. Yan. Si Kuya Bal. Santos Matubang. Ate Edna. At Rob Matubang. Yan po. Yung mga ating pong iniidolo. Baka masabihin yan na nakakalimutan ko na dahil hindi na ako pumunta sa live nila. Hindi po araw-araw nandyan ho ako. Ano? Yan. Yung hindi ko nakakula. Itong place na ito. One time sa inyo po ito nakita. Yan, sasabihin ko na po. Nandito po ako ulit sa dati kong amo, na kung saan dito ako nagserbisyo at yung aking alaga na lagi ko pong katabi dito, eh wala na nga. Iniwan na kami. So ngayon, Sabado. So ngayon po, Sabado po ngayon, kaya nadumalo po ako sa kanya. Nag-chika-chika, nagkonting tulong-tulong, naglinis ng kanyang bahay kasi wala na ho siyang time. Napakabait kong amo. Nag-baker ho siya ng banana cake. Yung nag-video ho ako kahapon, nag-live ako kagabi. Yan. Nila ko yung banana, yung saging, at ito na po siya. Kumbaga, ginawa. Puntahan natin yung ginawa ko niyang saging. Nag-bake ko kasi siyang saging. Tingnan po natin. Mag-isa lang po ako dito kasi umalis po sila. Dahil yung meron ho silang dinner ng kanyang mga kapatid. Yan mo, kanyang banana cake. Ang sarap. Hinihintay ko kung ilang minuto na lang. Yan. At bukas pagbalik ko sa aking apartment ay ako po ay magdadala. Ganyan po ang buhay niya. Lagi ho siyang gumagawa ng tinapay. Mag-banana cake man yan, mag-ordinaryng sliced bread ho yan. Hindi ho siya bumibili. Ito yung saging na tinala ko kaninang umaga. Hindi niya naman naubos kasi marami daw. So ngayon, jajan! Alam niyo po, napakabait niya talaga bago siya umalis. Alam niyang hindi ako magluluto. Siya pa naggawa ng pagkain ko. Fried rice. Ginawa niya yan para sa akin. Kasi daw sabi niya,
aalis daw sila, magdi-dinner, tapos ako wala daw pagkain dito. Kaya siyang gumawa. Napakabait talaga ng amo ko. Yan, naglaba ako ng damit niya. Inom ako kanina. Kasi, yan nga, nag-promise ako sa kanya, tutulong ako sa kanya pag may oras ako, may free ako. Yan o. Ang na-miss ko yung sala, na-miss ko yung alaga ko na lagi nandyan. Yan. Ang ganda ko ng bahay nila, ano? Pakaganda. Yan, babalik ko ako dito sa aking kwarto. Dahil, dito ako matutulog na ngayong gabi. Yan. Sa totoo, hindi naman ako dito natatakot. Bakit naman ako matatakot? Yung alaga ko naman napakabait nun. Kaya hindi na ho ako iba ho sa kanila. Family ho ang tingin nila sa akin. Family na ho ang tingin nila sa akin. Kaya hindi ho ako naiilang na pumunta ho dito, magupo-upo. Tapos, usap kami kanina, umupo siya doon sa kantong yon. Nagkwento siya sa akin, ang dami niyang kinakwento. Alam niyo po, para kasi kami magkapatid. Kumbaga, wala siyang tinatago sa akin. Ako nga ang mas maraming tinatago sa kanya. siya pa yung mas madaldal pala kaibigan. Hindi mo masasabing siya ay amo mo. Hindi mo masasabing siya ay boss mo. Kasi pala kaibigan siya. Ang turo niya sa akin ay para bang hindi ano yaya ng kanyang anak. Ang turing niya sa akin ay hindi iba. Kanina nung dumating ako dito, ay, na-miss niya ako agad siya. Agad kami nagyakapan, akala mo isang taon na kita-kita, pero 1 week lang naman, di ba? Yan. Kaya, thank you sa aking boss dahil anytime na magpunta ako dito ay welcome. Yun naman ang pinag-usapan namin eh. Sa isa pa, siya na rin ang nagsabi sa akin na ako daw sisihin yung sarili ko kung ano nangyari sa kanyang alaga o aking alaga o kanyang anak. Dahil kahit sino, talaga daw tatamaan talaga ng COVID. Kahit nga daw siya. Kaya sabi niya sa akin, ipag-pray na lang. Supposed to be, alam niyo po, yung gamit niya ng alaga ko. Anyan po sa cabinet? Pool. Punong-puno po yan. Yan ay nakapromise na yun talaga sa akin na ibibigay niya. Pero sabi ko, hintayin po muna natin na magkaroon po siya ng 40 days bago kukunin yung mga damit. Kasi 1 week pa lang naman po namatay. Ayok naman po na para bang minamadali ko na kunin yung mga gamit. Ayok naman po na ganun. Di syempre, kahit po ganun yung alaga ko, irerespeto ko rin po yung alaga ko dahil po siya ay kahit po ay namatay na for the respect sa kanyang mga gamit, dyan po muna pansamantala sa kanyang cabinet. Dahil po kasi diho ba sa atin dapat nga mga 1 year bago natin yung pinamimigay ano. Pero sa kanila pagkamatay ko ng alaga ko ay agad-agad na binigay na niya. Ngayon namatay, maya-maya pinagsusupot na niya yung mga gamit ng mga anak niya. Sabi ko, madam, huwag mo muna. Yun, piniliwanag ko sa kanya kung bakit. Mas mabuti po kahit po 40 days man lang. Kasi sa kanila, yung paniniwala nila, hindi ganun. Tapos noon, naano siya, parang kinabahan. Sabi niya, ay ganun ba yun? Sabi ko, hintayin po muna natin na mag 40 days. Kasi yung gamit na yun, nandyan lang yan. Siyempre, yung kaluluwa niya, nandito pa. Dahil kasi ngayon pa lang siya namatay. So, nandito pa yun. Siyempre, parang malulungkot din siya dahil yung mga gamit niya parang ipinamimigay na parabang andating nun parang ano, parabang nagginusto na mamatay na siya, diba? Di siyempre, sabi ko, bigyan po natin muna ng palugit, mga 40 days bago natin kunin yung mga gamit. Kasi kawawa naman kahit po yan angel na nating masasabi, parang tinatakwil na natin siya na pumunta na sa langit. Hindi po ganun. Hindi naman po ako ganun kaano sa sarili ko na kung mo ibinigay na, italaga kunin ko na. No? Hindi po ako ganun. Kaya ako mismo ang nagpigil
Pinigilan ko yung amo ko, yung boss ko na. Sabi ko, madam, huwag na muna. May panahon po ang pagkuha po ng mga gamit niya at hindi po ngayon. Hindi pa po ngayon ang panahon at lalong-lalo na po itong higaan niya. Eh, huwag po muna natin aalisan nung kung ano na dyan. Nung malis ako nandyan yung mga unan ngayon nandun sa cabinet, tinago niya. Siguro nasa sad din siya. Ayun nga kasi, yung alaga niya. May tumatawag. May tumatawag cellphone ko. Matawag si Ate Lisa yung doon sa apartment. Ewan ko. Baka may sadya sa akin. Kaya tingnan ko lang kung umaya na. Ewan ko ba pag ako oras na nagbibideo, may sisingit. Kaya ngayon po, ito po yung aking ina-update na nandito po ako. Sinundo po nila ako kaninang umaga, ng around 9 o'clock. Ngayon po, magsa 7 o'clock na ng gabi. At yan nga po, bukas na po ako aalis. Matulog lang ako ng isang gabi dito para at least naman. Meron naman po silang kasama dito sa loob na bahay. Kasi sila na lang na mag-asawa. At yung dalawa nilang anak, may separate na rin yung bahay. Kung dapat, kung di ho namatay, tatlo ho sana sila dito, pang-apat ako eh. Kaso syempre, buhay po ng tao, hindi po natin hawak. So yun, dalawa na lang sila. Kaya I promise ko, matutulog ako ng isang gabi. For the last time na matutulog ako dito ng isang gabi. Pero every week or every two weeks, siguro dadalaw-dalaw na lang ako dito pag galing ako sa aking trabaho. Kasi ngayon na September 1, magkakaroon na ako si positive ng regular na trabaho. Susubukan ko yung isang pasyente ho doon na mag-stay ako ng 1 month. Try ko lang po muna. Pag nagustuhan ko, straight to. Pag hindi ko nagustuhan, hahanap po ako ng iba. Kasi hindi lang naman ho yun ang oportunidad akong pasukan. Marami hong mapapasukan ho ditong trabaho. Ikaw lang ang magsasawa. Kaya sabi ko i-try. Kasi itong yung papasukan ko, best friend po nitong boss ko. Nirecommend niya sa akin. Sabi matanda lang daw. Kasi dito, pag sinabing matanda, dapat matanda lang. Pero pag ako, pinamix niya sa gawaing bahay, aalis ako. Kasi mag-aalaga ka na matanda, isipin mo yung matanda, parang bata na rin yan. Tapos magtatrabaho ka pa sa loob ng bahay, ikaw pa lahat, all around, ay iwanan ko yan kasi hindi ako housemaid. Ang usapan namin is caregiver. Pag sinabing caregiver, yun lang. Pag sinabing housemaid, housemaid ka, wala kang pakialam sa matanda pag sinabi kang housemaid. Pero pag caregiver ka, yun lang ang iyong aasikasuhin. Kasi anytime na anong mangyari sa matanda at may iba kang ginagawa, sisisihin ka. Ayoko ng ganun. Gusto ko, prangkahan. Pag sinabing caregiver, matanda lang. Wala akong pakialam sa loob ng bahay nila kung anong mangyari. Kagaya dito. Yung sinabing caregiver lang ako, yun lang, yung alaga ko lang binantayan ko. Kaso naman, siya naman disabled and then also bedridden din. At saka maliit lang naman itong bahay na to. Ako mismo nagpresenta na galing talaga sa akin. Sabi ko, ako na lang maglinis-linis kasi hindi naman masyadong alagay yung alaga ko. Baga, parang nakahiga lang. Hindi ko kagaya na pupuntahan ko by next week na yung matanda. Ulyani na daw, nagdudumi na daw sa sarawan, ganito gano'n na daw. Depende sa kwento ng boss ko. So sabi ko, pag gano'n, wala akong time na maglinis-linis ng bahay nila. Lilinisan ko lang yung kwarto ng matanda. Kumbaga, obligasyon ko talagang linisin yung kwarto ng matanda. Dahil kasi kaming dalawa ang mahihiga doon. So ngayon, at ang bahay na third floor, sabi ko, subukan ko. Pag sinabing third floor, di ano ka niyan? Baka mamaya sabi niya, mag-alis ka dito, halika ganito, ganun. Bigyan ko lang siya ng 1 month, alisan ko na siya, wala nang paalam. Wala na akong pakihanap sila ng iba. Kasi ang caregiver, hindi mo pwedeng bigyan ng iba pang obligasyon na sa loob ng bahay ay magtrabaho. Kasi once na mangyari ang matanda ay madisgrasya, ako ang mananagot. Dahil yun ang trabaho nga, caregiver lang. Tapos kung ano-ano pinag- malay mo kung
Natapa na pala, nahulog na pala si Hagdang, kalilinis mo, di ba? So ngayon, pupunta ako bukas, kasama ko yung itong boss ko, mag-uusap kami kung ano ba talaga ang trabaho doon ni Positive Vibes. Pag once na yun ang napag-usapan namin is matanda, wala na akong pakialam sa ibang trabaho doon, magkakasundo kami. Pero pag sinabi niya ganito, ganon, ora mismo bukas, aayaw ako. Kasi mas maraming naghihintay sa akin ng trabaho, sa totoo lang. Ito lang, pinagbigyan ko lang yung boss ko dahil ang sabi nga niya, mabait daw yung amo at yung matanda lang. So, depende. Iba kasi pagka nirekomenda ka, tapos ang kausap mo lang yung ito nga boss ko. At pagdating na doon, naiiba na yung usapan, naiiba na yung sistema ng trabaho mo. Yan talaga, may hindi ko gusto. Kaya, di naman sa ako namimili ng trabaho. Ano? Kasi pag sinabi mong housekeeping ka, di doon ka. Doon ang, yung, yun ang responsibilidad mo. Kaya pag caregiver ka, ang responsibilidad mo lang ay yung pasyente. Kaya yun, susubukan ko po bukas. Makikipag-usap muna po ako bukas dahil ngayon is 27, tomorrow is 28. By Sunday is 28. So, mag-meet po kami ng sinasabi niyang best friend niya. Yan. Iko-consider ko na rin na magiging new boss ko yon. Kaya, kung hindi lang dahil dito sa boss ko na napakabait sa akin, malamang hindi ako mag-oo. Yan. Pero binigyan ko lang muna siya ng 1 month. Sabi ko sa boss ko, itatry ko lang po ng 1 month. Pero pag hindi ko na gustuhan, sorry, aalis ako. Kasi, mas marami pa ho akong makukuhang trabaho. Di ho ba? O kaya, mga kababayan, mga nagsubaybay ho sa akin, thank you so much na andito ho kayo. Lagi ho ninyo akong sinasuportahan sa aking layunin ng bagong journey ho ni Positive Arms. Ang ating buhay-buhay, dapat ho tayo ay laging positibo. Lagi ho tayong positive thinking, di ba? So ngayon hanggang dito na lang po ang aking videos. Don't forget po, makisupport po ng aking upload videos sa lagi pong aking ina-upload at subscribe po sa aking YouTube channel. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Don't forget ang notification bell ay inyo po ang itouch para marami po kayong makikitang video galing po sa mga ina-upload ko. At comment and share na rin po. Bye-bye. Thank you for so much.